Hi guys, Mommy Park is here. And in today's video ay sasagot tayo muli ng tanong. At tayo ay mag-aaral. Ihanda na ang papel, calculator at ball pen para sundan nyo ako. Kasi hindi na ako mag-aaksaya ng moment mag-edit at i-demo dyan. So sasabihin ko na lamang. So malalaman natin dito kung sino ang magaling sa ano, no? Kung sino ang magaling sa pakikinig, no? At kung paano sumabay sa instruction. So, medyo masalimuot ito guys kasi tayo ay magkukwenta para malaman natin. Pero bago yan, mag-shoutout muna tayo and sasagutin natin yung gustong malaman ng ating isang viewer. So, from our last video, last night ko yan in-upload, hindi ko na masasama yung video. Today, si magpa-practice ako mag-drive. Hindi ako nakapag-practice kahapon. We're too busy kasi nga nag-pick up ng namili si daddy at saka mga bata ng mga snacks at 20 sako na bigas. O, oh, diba? Taray. So, today naman, kukuha sila ng 50 bucks na Snappy at ibang chichirya at ibang paninda sa Pure Gold. At ang pagkakamali ko, hindi ko napadala ang aking aling puring card. Yun naman yun. So, okay lang. Kasi mga around 8,000 lang yata yung pamimili nila sa Pure Gold. Bukod doon kay, ano, kay Tita Tessie. So, shout out tayo sa ating mga nag-comment at sasagutin natin yung may nagtanong. No, napaka-ano nyo talaga sa akin. No? Napaka-swerte nyo talaga. Nagtatanong lang kayo. No? Ayan. So, alam nyo, meron po tayong membership button dyan at meron po tayong thanks button. No? Eh, maluwag-luwag naman sa inyo, pwede po kayong mag-avail ng membership button at thanks button ni Mami Park. At kung hindi rin maluwag sa loob nyo, wag na lang. Okay. So, pero maraming salamat kasi nagtatanong kayo. So, ibig sabihin, may sense ang ating video for today at video sa mga nagdaang panahon dahil meron tayong pinagninilayan. Shout out to Eleonor Rosero. Wow, dami niyan, Mami Park. Fighting talaga. Ate JBTV 5712, sabi niya, you are indeed so blessed, sis. Malakas po ang iyong negosyo. More blessing. Thank you, Ate JV. Hindi na ako updated sa iyo. I'm so sorry, ha. But, syempre, kasari pa rin tayo dalawa, no, at dito sa YouTube. Thank you very much po. Si Ate JTV ay vlogger din at sari-sari store din ang kanyang mga learnings. Okay? So, sabi din niya, ako po, sis, ay umutang talaga noon. Pandagdag puhunan. At thank God at sa mga suki ko, nabayaran ko po ito at napalago ko po ang negosyo ko. O, diba? Ganun lang naman yon. Gamitin ang credit or debt or hindi debt na ano, debt. Debt kasi kung ibig kasi yun eh. Silent ano, silent B. No? Yung utang, no? As a good. Okay? So, sabi naman ni Ma'am Clarissa Aragit, good evening, Mommy Park. Ang daming ice cream. God bless you more. Ayan. Christine Padilla. Christine, no, yung nagtanong sa atin kaya tayo nagkaroon ng topic na kailangan bang umutang kung kulang ang puhunan para sa mga fast moving products. So sa kanya po nang galing 'yon, ano, yung ating topic. So sabi din niya, gandang gabi Mami Park, salamat po sa paliwanag at naging klaro po sa akin. Medyo mahirap kasing magdesisyon kaya humingi ako ng saklolo sa inyo. Hehehe. Pasensya po kung magulo ang tanong ko. Salamat po ulit. Good luck Mami Park. So God bless din sa iyo at sana magkaroon ka ng magandang desisyon at sana ang mapipili mong desisyon ay bubuti para sa iyong hanap buhay. Diba? Sarap nun. Winnie07, watching here, Mommy Park. Ayan. Si Mama Neng's Vlog, sabi niya, yes po, Mommy Park, before po tayo makautang sa banko, isa sa mga requirements nila ay kung magkano ang daily sales mo. Ako, naka 2 times na akong umutang sa banko. First is 60K, second is 100K. Tinigil ko na kasi humihiram lang naman ako kapag needy talaga siya and kapag good payer ka sa kanila. At sila na rin mismo ang nag-encourage siya yung umutang ka, which is true, no? So, dahil may experience si Mama Neng's Vlog, alam niya yung sinasabi ko, no? More or less, alam niya at naiintindihan niya ang mga itinuturo ko sa inyo. At binibigay kong information. Sa sales po talaga nagbabase para makapasa ka sa iyong ina-apply na loan. Okay? So, ito yung magiging topic natin. Ito ang magiging ano talaga natin. Fofokusan natin. At talagang ito ay isa sa challenge sa akin. But hindi na, okay naman. Kaya ko naman. No? So, shout out to Pearly Shell from the ocean. Ayan. Mommy Park, if meron po ba willing mag-invest like 150K sa business, magkano ba dapat ang fair na share niya sa income? Egg dealer po kami. Thanks in advance po sa sagot. Okay. Ano natin to, no? Hihimayin natin yung tanong niya. Kung meron daw bang willing mag-invest? Ikaw ba yung willing mag-invest? O may willing mag-invest sa'yo? No? Dapat sana diniretso mo na lang, ma'am. But it's okay. Whatever it is, ay sasagutin natin yan. Ganyan ka-advance ang Mami Park para sa inyo. At egg dealer sila. Ayan. So, salamat daw. Okay. Magkikwentahan na tayo. Ihanda na ang ballpen at ang papel at ang calculator. Kasi
madugo. Kasing dugo ng regla. Charot. Okay. Ayan, before we proceed to our topic for today's video, bibigyan ko muna kayo ng brief context when it comes to business structures, no? Ano po ba yung mga tinatawag na business structures? Doon lang tayo sa mga sa tatlong pinaka-common. Meron po tayong tinatawag na sole proprietorship, meron tayong tinatawag na general partnership or partnership, at meron tayong tinatawag na corporation. Doon sa sole proprietorship, usually yan yung mga katulad natin, no? Solo lang natin ang negosyo, tayo ang may-ari, tayo ang naka-register sa ating business permit. Lahat tayo ang liable sa mga nangyayari sa ating hanap buhay. When it comes naman sa general partnership, ito po ay binubuo ng dalawa pataas na miyembro or partners. Ibig sabihin niyan, kung partnership siya or general partnership siya, usually then when it comes to startup capital, kayo din ay equally shared, no, from liabilities and profit. Okay. When it comes naman sa corporation, binubuo po yan ng mga shareholders, ng mga board members, ganyan. So hindi na natin palalayuin pa, no. Dito lang tayo sa mas simple dahil ito lang naman ay i-relate natin sa ating nagtanong na si Ma'am Pearly Shell. Now, sinabi ko lang to para ma-review din kayo dahil this is a part of a management subject na pinag-aralan namin way back when I was in college. Okay, so sa sole proprietorship, siyempre solo natin lahat. Now, may partnership. Sa partnership po, may kasunduan dyan na depende sa mga magpa-partner kung magkano ang ipinut-in ng isang partner, yun lamang din ang makukuha niya na profit sharing, no? Pag sinabi naman po natin kasing profit sharing, ibig sabihin po nito ay yung kinita ng negosyo in a span of time, kung kailan tayo magde-decide, mag-schedule ng profit sharing, na tapos na ang expenses. Okay? Ayan. So, according to Ma'am Pearly Shell, ay ano daw ba ang magkano ang magiging fair share niya sa income, no? Kung 150K ang i-invest. Ang hindi kasi malinaw sa sinabi ni Ma'am Pearly Shell ay siya ba yung investor o siya yung may negosyo at meron siyang in-invite na mag-i-invest sa kanya. No? So dumadating minsan tayo sa ganitong punto na gusto nating mag-invite ng mag-i-invest sa ating negosyo kasi yung ating resources ay maganda sana ang takbo ng negosyo pero yung resources kasi natin ay kulang. Hindi na tayo makapag-add ng capital. No? So, yung ibang mga sole proprietor, ang ginagawa, pwede silang mangutang, manghiram sa bangko, ganyan, manghiram sa kamag-anak para ma-stretch pa yung kapasidad ng hanap buhay na makapag-provide kung ano man ang klase ng negosyong pinasok. Now, merong pwede kang maging sole proprietor, solo mo lang at nag-invite ka lang, verbalan lang, pero papasok din sa legal na usapan na may in-invest sa'yo at bibigyan mo siya ng specific income kung ano lamang yung corresponding fair share income niya sa magkano din ang kanyang ibinigay. Ngayon, ito po ang dapat yung pag-usapan dyan. So, ito ay both parties na ang ating discussion. Whether ikaw ang investor or whether ikaw yung may-ari ng business. Para hindi magulo. Kasi hindi naman po nabanggit ni Ma'am. Sabi ko nga sa inyo, pag nagtatanong kayo, lilinawin nyo at ibibigay nyo ang as much as possible. Kung gusto nyo makakuha ng magandang sagot, almost complete na sagot from Mommy Park, dapat din yung ibinibigay nyo po na scenario or sitwasyon ay kumpleto. But dahil malakas kayo sa akin, gawin natin. Ano? Mga pa tayo. Tayo mga nga pa. Tayo mag-adjust. Diba? Tayo vlogger eh. Tayo mag-adjust, di ba? Ayan. O pag-usapan natin. Magbigay tayo ng scenario or ng sample. Halimbawa, ako ang mag-i-invest sa'yo, Ma'am Pearly Shell, ng 150K. Now, regardless kung magkano man pa ang existing na kabuang capital mo, both asset and liabilities mo, may utang ka man, may mga existing ka ng sasakyan dyan, or may mga tray ka na dyan, may mga kagamitan ka na dyan, I don't care about it. I'm only concerned with my 150K na ibibigay ko sa iyo para pandagdag sa negosyo at magkano ang makukuha ko in return. No? Kasi investor ako. Investors are the people, individual, who willing to put in a specific amount in a one entity or business and expecting and asking for financial return. So, syempre, nag-invest ako sa'yo. Malamang lang na may makuha ako. Hello? Ayan. Halimbawa, ang usapan nyo ay for lifetime, hanggang nag-e-exist ang negosyo, no, ay ang share ko ay 150K. So, kailangan malaman ko kung magkano ang existing
literal na cash na gumagana para bumili ka ng itlog, humango ka ng itlog at ibenta ito. Halimbawa, okay, so magkwenta na tayo. Ano ba ang formula na gagawin natin? Ma'am, para sa tinatawag pong fair share, ito po ay kailangan may pag-uusap po muna kayo bago po masabing fair ito. Kasi po, baka po mamaya, mas mataas pa po yung mai-invest sa inyo kesa doon sa nag-e-exist nyong puhunan, eh baka po isipin nyo, nagpapagod lang kayo. Ano po ang ibig sabihin ng Mommy Park? So, mag-example po tayo. Halimbawa po, nagbigay ako sa inyo, nag-invest ako ng 150K. Tapos, ikaw, yung nag-e-exist na ginagamit mong pambili ng itlog ay 50K lamang. So, paano po natin malalaman ngayon kung magkano ang fair share ko sa profit sharing, no? Yung sa profit sharing. Kasi yan ay right after na ng expenses. Magaganap. Ang senaryo, ikaw ang nagpasimula ng negosyo, wala tayong usapan pagdating sa mga existing na nasasakyan na, na ginagamit, na ganyan. Kasi nag-invest lang naman ako eh. Hindi naman ako partnership, hindi naman ako shareholder, hindi naman ako makikisakay talaga na as in talagang makikialam sa kabuuang operation ng Hanap Buhay. Nag-invest lang ako at gusto kong kumita ng fair ang aking in-invest sa iyo. At syempre, i-schedule natin kung kailan ang profit sharing. Usually, kapag ka-egg sa egg, nasa sa inyo yan. It depends if every transaction. Example po, nag-out tayo ng halagang combine ng 150K ko at halimbawa ay 50K lang ang pera mo, kinonbine natin yan, 200K. Ngayon, pinamili natin yan ng itlog. No? So, nung maubos ang itlog, nagkwentahan na tayo at binawas na ang mga expenses at yung natira, may net income na. So, kailangan alam po natin kung kailan mag pa-profit sharing. Importante po yung schedule. Kung every transaction ba ng ating puhunan or every month, every 6 months, or every annually, or yung tinatawag na every year, or every quarterly. Pag sinabing every quarter, kung sa buong taon, ay every 3 months yun. Okay. Now, let's set for example, doon po tayo sa tuwing magkakaroon tayo ng bentahan ng transaction sa mga customer. Halimbawa po, your existing cold cash 50,000 combined with my 150,000 that I invested in your business, that is 200,000. How much percentage ang meron akong share? No? How much? Pag-uusapan lang natin ang pera, ha? Wala pa dito yung magko-consider tayo ng mga sitwasyon, ng senaryo. So, para po makuha ang aking percentage share sa cash na gagamitin para sa pambili ng itlog, ang akin po ay 150, i-add muna natin yung sa'yo at sa akin, that is 200,000. So, kapag po sa calculator, kikwentahin na natin, para malaman ko kung ilang percentage siyang sa akin, sa calculator po, ilalagay natin yung aking share na 150K, and then, i-divide po natin doon sa total nating dalawa, diba? 200 po ang total ng ating magiging puhunan. Divided by 200K is equals to 0.75. So, medyo magulo, 0.75. Times natin sa 100 para maging whole number. Para maging whole number yung percentage. Times 100. That is 75%. Ang laki po ng sa akin. 25% lang po ang sa inyo kung iaano po natin sa 100%. Now, bibigyan ko po kayo ng sample. Halimbawa po, pinambili na natin ng itlog yung 200K na ating puhunan, 150 sa akin, 50 sa'yo, at bumenta po tayo ng 250K. Nagkaroon po ng sales na 250K. So, sa ibig sabihin, tumubo po ng 50K yung ating 200. Pero meron pong gastos. Ang tinatawag pong profit sharing ay yung right after po ng expenses. So, ibig sabihin, net income yon. Doon tayo mag-i-start maghatian. Doon sa net income. Nagkaroon po tayo ng expenses halimbawa na 10,000.
Ede, yung 50K po, magiging 40,000 na lang. Kasi inawas na po natin yung expenses, yung business expenses. No? Okay, so 40,000 po. Magkano naman po ang sa akin at magkano po ang sa inyo kung ibabase po natin sa 75% po ang share ko at 25% naman po kayo. De, napakasimple. 40,000 times po ha, times 75%. Ibig sabihin po, akin ng 30,000, may remaining 10,000 dahil 40,000 po yung natira, 10,000 po ang makukuha nyo. Ganun lang po siya kasimple. No? Ganun lang siya kasimple. Ganun siya kabilis kwentahin. Now, eto scenario. Dahil ikaw, kung halimbawa, ikaw ang may-ari ng negosyo, parang sinabi mo naman, Mami Park, masyado mo naman akong, masyado naman akong parang medyo kawawang-kawawa nito dahil na kahit papaano naman, na-built up na ang negosyo, ako na ang lahat-lahat ng kumikilos, no? Ikaw, naghihintay ka na lang ng balik, naghihintay ka na lang ng bigay. Eh, baka naman na, wag naman 75% ang sayo. Baka naman po pwede namang bawasan natin. 50% na lang ang sayo. At sa akin ang another 50%. 50-50 tayo ng kikitain. Pwede naman ako doon. So, depende po iyan sa klase ng iyong investor o yung gustong mag-invest sa inyo kung papayag. Since kung may mga conditions na hindi naman siya kikilos doon sa hanap buhay at hindi naman siya naglabas ng additional para doon sa mga existing na ng mga ginagamit para sa paghahanap buhay dahil nasimulan mo na rin at talagang ready to sell na lang ang mga itlog, no, hahanguin tapos ibebenta na lang, so wala akong kahirap-hirap, pera lang ang inilabas ko, so pumayag ako 50%. Pwede rin naman, Mami Pat, baka naman pwede rin naman na 60-40 tayo, Mami Pat, sa akin ang 60, sa'yo ang 40. Walang kaso doon, no? So, depende sa ating mapagkakasunduan or depende sa investor na makakausap nyo. Now, eto ang tanong, isa sa pinakamaselan dyan. Hanggang kailan ang investor ay nasa iyo? May pag-uusap ba kayo na within 6 months lang, ibabalik ko ang iyong ininvest at makukuha mo habang nahandito ka sa ating kontrata na makukuha mo ang iyong kinita or makukuha mo ang iyong principal amount na ininvest. So eto yung po pwede nating gawin diyan. Halimbawa ako nag-invest sa iyo, Ma'am Pearly Shell. O sige. Within 6 months handaan ako para sa iyo. No, at ipu-pull out ko ang pera ko after 6 months. At syempre, habang hindi ko pa napu-pull out, habang kumikita, yun pa rin ang profit sharing ko. Halimbawa, nag-usap tayo na, sige, 50-50 tayo ng profit sharing. Okay, so ipagpalagay na natin na mag-stick tayo doon sa tuwing merong bentahan na nangyayari, tuwing i-out natin yung ating puhunan na 200K na combine ng ating pera, doon tayo nagpa-profit sharing. So, ibig sabihin, every time na merong kumikita ako. And then, pag bago matapos yung 6 months na yon, bibigay mo na sa akin yung aking principal at matitigil na ang ating transaksyon. Meron naman na halimbawa, ang invitation mo sa akin ay habang nag-e-exist ang negosyo, may invest ako sa iyo. At patuloy akong kikita habang nahandaan ang pera ko habang nag-e-exist ang negosyo. Pero, kung sakaling dadating yung time na mabibili mo yung aking share sa iyong negosyo, ay hahayaan na kita regardless of the time, frame, no? Regardless kung kailan mo mababayaran. Halimbawa, habang nagnenegosyo, nababayaran mo na ako. Pero still, habang hindi mo nababayaran ng buo ang aking ininvest sa'yo na 150K, kumakabig pa din ako ng same amount or same percentage kung ano ang napag-usapan natin. Halimbawa, nabayaran mo ko within 6 months, paunti-unti ng 150K, pero dahil hindi pa tapos mong mabayaran yung 150K, kumakabig pa rin ako kung alin yung percentage na pinag-usapan natin. No? Hindi mababawasan yung percentage na share ko dahil nababayaran mo na yung halaga na ininvest ko. Ititreat pa rin yon as 150K pa rin ang ininvest ko kahit nababalik mo na paunti-unti yung principal, yung mismong ininvest kong pera na as is.
Nagigets po ba? No? Nagigets po ba? Halimbawa, target mo lang. Halimbawa, target mo lang within 6 months, bayaran ko na itong si Mami Park para umalis na to sa aking ano, total umu-okay na negosyo ko. Maganda na rin ang kita ko. Halimbawa, nag 50-50 tayo sa profit sharing sa net income. Tapos, within 6 months, no? Halimbawa, sa ika 4 months, nabayaran mo na yung 150K ko. So, may usapan tayo na titigil na rin ako hanggang sa 4 months lang ako makakakuha ng share ko na percentage sa'yo sa net income. Nagigets po ba? Eh, halimbawa, sa ika 2 months, nabayaran mo, 2 months na tayong gumagana, nabayaran mo yung aking ano, nabayaran mo na ng 100K. O di, may 50K ka pang kulang dahil 150 yung ininvest ko. Pero hindi ibig sabihin nun, ha? Ang aking profit sharing ay mababawasan. Still, ganun pa din. 50-50 pa din ang kita, ang kang profit sharing natin. Hindi pinag-uusapan dito, eh, yun dahil binabawasan mo na, nababayaran mo na yung ininvest ko, eh, ang pati profit sharing ko ay nababawasan na din. Hindi. As long as ang usapan natin ay hindi pa natatapos mong mabayaran sa akin ang 150K, fair pa rin ang aking profit sharing sa percentage kung ano ang nakalaan para sa akin. Okay? May ganung usapan na hanggang matapos mong mabayaran. Meron din namang usapan na halimbawa, 6 months lang. 6 months kulang gagamitin ang pera mo, Mami Park, at makukuha mo ng buo ang percentage profit sharing mo, and at the same time, unti-unti nababayaran ko na rin yung ininvest mo. No? So, 'yon ang tamang ano, fair na sharing kasi that is business. So, it depends sa inyong pag-uusap at it depends talaga sa inyong mapagkakasunduan. Okay? Kung saan magmi-meet halfway si investor at si business owner. Paano naman kung ang naging problema ay hindi nag-work out ang negosyo? Bumagsak ang negosyo? Wag naman, hindi natin dinadasal. Paano ang magiging sistema? Ano ang magiging pag-uusap natin? Kung hindi ko pa nga nababawi yung 150K ko, tapos bumagsak ang negosyo. So, ito ay pwede nating pag-usapan. Para sa akin, kung ako ang investor, to be safe, bayaran mo na lamang ako ng paunti-unti habang nakukuha ko din ang fair share ko na percentage sa net income. Now, safe ito sa iyo, safe ito sa akin. Yung aking pera, hindi mawawala, at ikaw, wala kang liability sa akin. Hindi masisira ang ating relasyon bilang magkaibigan, kung magkaibigan man tayo, no? So, yon ang mas magandang piliin kasi para maging safe. Kasi lalo na kung hindi naman natin ma-forecast kung ano ang sitwasyon ng negosyo, paano kung bumagsak. So, mas maganda na sa una pa lang, ang pinakamagandang option na mapili ay bayaran mo unti-unti ang aking ininvest habang nakashare pa rin ako ng fair na percentage kung ano ang napag-usapan natin. Okay, now, eto naman, may scenario pang isa, no? Alam, daming scenario, Mami Park. Naguluhan na ba kayo? Halimbawa naman, Mami Park, tumataas ang demand. Talagang kailangan na nating magdagdag. Yung combine ng 150K mo at yung 50K ko ay hindi sapat. Kailangan maging 300K na ang ating puhunan. Ngayon, ikaw ay meron ng naipon, nagkapera ka na sarili mo at gusto mong i-put in para yung 200 natin maging 300. Nag-invest ka ng 100 another, no? So naging fair na tayo. Naging 150 sa'yo, 150 sa akin. Pero ang condition ko, ganun pa din, fair share pa rin tayo, 50-50, 60-40, 25-75, whatsoever. Regardless kung kinakailangang madagdagan ang puhunan at kung sino ang willing maglabas, magdagdag at pag-uusapan ang profit sharing. Paano kung 300K na ang kailangan nating puhunan, Ma'am Pearly Shell, at ako pa rin ang naglabas ng another 100K, ibig sabihin 250K na ang sa akin at sa'yo ay 50K lang. Ngayon, pagdating sa profit sharing, paano? Ano ba ang ating pupwedeng maging percentage profit sharing? It's either we going to stick on 50-50 or we're going to stick how much ang sa akin na percentage with the corresponding of how much then ang aking ininvest. So, ganun lang yon. It's either magse 75% ako at ikaw ay mag-i-stick sa 25%. So, depende po. So, kasi syempre hindi natin masasabi kung umu-okay naman ang negosyo. Ngayon, who
among or who between us are willing to put in an additional capital para sa lumalago nating negosyo. At mababago ulit ang ating usapan when it comes to profit sharing. So, ganun lang yon. So, all in all, nasa pag-uusap po iyan. No? Merong pagkukwenta sa tamang profit sharing, pero nasa pag-uusap pa din. Okay? So, gusto ko lamang po maintindihan nyo. Yan ang lahat ng mga pwedeng senaryo na mangyari. Nagegets po ba? Hindi ko nare-reviewin, ha? Hindi ko nare-reviewin. Nagegets po ba? So, eto, bibigyan ko kayo ng magandang another sample. Diba kung naalala nyo, si Ma'am Lori, sabi niya, Mami Pag, pwede ba shareholder na lang dyan? Hindi pwede. Hindi pwede, pero pwede ka mag-invest sa akin. Now, ano ang pupwede kong i-offer sa'yo? No? Pwede kong i-offer sa'yo, nabibigyan kita ng percentage, certain percentage na profit share mo sa akin. And then, may specific time na pupwede kong bayaran pa unti-unti yung binigay mo sa akin. Halimbawa, within 1 year, pahiram ako ng 300,000, Ma'am Lori. Within 1 year, bibigyan kita ng 25% ng ano ko, ng monthly net income ko. Makukuha mo yon. And then, within 1 year din, so within 1 year na yan, ibabalik ko na rin pa unti-unti yung hiniram ko sa yung 300,000. And right after that, hindi na tayo magkakaroon pa ng profit sharing. Kanya-kanya na ulit tayo ng buhay. So within a year, ibig sabihin, kikita ang iyong 300,000. Ganun po kasimple yung sample. Okay? But lilinawin ko po, hindi po ako nag-i-invite ng investor sa aking tindahan. Okay? Hindi po ako nag-i-invite. In-example ko lang si Ma'am Lori, kasi siya po yung nagjo-joke po sa comment na magkano ba ang kailangan mo, Mami Park? No, ganun. Tapos sabi ko, nag-char ako. Sabi ko, 300K char. Tapos sabi niya, shareholder na lang ako, Mami Park. Hindi po po pwede. Kasi po, ito po ay pinaghirapan na negosyo ng Mami. Siyempre, dugot pawis at utak ang ginamit ko dito. So, napaka-unfair po sa akin talaga kung ganun ang mangyayari. So, pwede po, magbibigay po ako ng some portion ng net income ko. Matatanggap nyo po yan monthly. And then, within the span of time na pinag-usapan natin na pwede ko nang maibalik sa iyo ng buo yung in-invest mo. Yan, sample lang po guys ha. Sample lang po yan. Nagigets po ba? Nagigets Ma'am Pearly Shell? Sana nagigets. So, that is our lesson for today's video guys. Thank you sa pakikinig. Sana may natutunan. Pa black and white. May notary, may usapan, hindi lamang verbalan. Kasi sa negosyo, kailangan everything is always black and white. Bye! Happy selling, make a good choice, and have a good day ahead of you guys. Fighting!